Rian with the letter R. And today, nalito tayo ngayon sa school. Actually, bigla ang vlog lang din to. Hindi na ako magpre-register for the Dlsud na sem. Pero parang ayoko na ata. Kidding aside, okay na ata yung first sem na lang, no? Tama na yung nahirapan tayo doon. Actually, ngayon lang din ako nakapunta ng school ulit. Ayan, sa mga taga-Lasal po dyan. Nakaka-miss din. And there are some changes then with regards to the gates. Namimiss ko din yung times na hindi ako pinapapasok ng gate naman, so samahan niyo ako today and later pag uwi natin, kukwentuhan ko kayo about sa mga stuff pa na nangyari sa atin ngayon dito sa school. So, let's go! Ako nakapag-vlog masyado kanina. Start na din ang class namin tomorrow. Nagsa-start na din siya, pero medyo na-late kasi ako ng registration. So yeah, na bukas pa lang talaga siya. I-updating you guys about the things din, about my experience kanina sa school. Have a video, another video about these units, about these subjects na hingin ko kailangan nating abangan lahat. If you really want to know something about architecture, about its gist, kaloob-looban talaga, I would highly suggest na orin niyo yung susunod kong vlog kasi marami talaga kayong makukuha doon, especially for those people na incoming pa lang or siguro kung mga nasa gitna na din kayo ng ka-architecture, 101% makaka-relate talaga kayo. But the reason why hindi talaga ako nakapag-vlog kanina ay dahil sa napakarami kong phone calls at napakarami kong Zoom meetings. So, wait lang. Coming back, like I said, about the vlog that I'll be uploading next, it's something na e-experience ng napakaraming mga architecture students. Please, let's talk about the stuff na ginawa ko kanina sa school. Here's the procedures din in LaSalle. So, for those people who are asking me about the school stuff, no? So, paliwanag ko sa inyo, we do registrations online. So, nagpre-register kami, doon kami nag-aayos ng mga subjects online sa portal. We have to pay it dun sa cashier. For those who are asking about the tuition fee naman, sige, drop ko na siya dito. It's around 60 to 70,000. Before the pandemic, 20 to 80, parang ganun, 79, 78. Pero this pandemic, naging yun. But it will depend pa din based on the units that you are taking, which is mas ma-elaborate ko sa susunod kong vlog. Sa basic dyan is 60,000. Pinaka-estimated talaga. Units yung kukuhanin mo, it'll be lesser, of course. Next question, ganda ba mag-aral sa LaSalle? Daba mag-take ng architecture sa LaSalle? Yung pinaka-i-elaborate ko, if you're gonna study in LaSalle, first things first, mahigpit sila when it comes to the rules, lalong-lalo na kapag wala kang kotse. Actually, it's one of the reasons why gustong-gusto ko nang bumili. One of the things that motivates me to buy my own car na magagamit ko because mahigpit po ng mga guards sa LaSalle. There's a time na kasalanan ko din naman. I don't know, real talk. Kasi, pa-piercing ako, eh syempre uso, diba? Katrin Bernardo. Akala ko normal na siya these days. Ngayon, nagpabutas ako. Pag nagpabutas ka, it will take at least 6 months pa to 1 year bago talaga siya fully gumaling. Kaka-offense kasi talaga ako. It will affect sa mga records ko sa LaSalle. Ang nangyari, literal, kahit na namamaga siya, pinatanggal siya sa akin ng guard. So, ganun. This is the disadvantage if you don't have a car. Kapag yung desk mo is higher than your knees, kahit onting-onti lang siya, sisitahin ka. Pero kapag nakasasakyan ka, kahit super ikli na niya, hindi naman napapansin. May tampo po talaga ako sa mga guards ko sa LaSalle. Doon man po kayo, pero yeah, you have to be very cautious about the rules. With regards sa pagtuturo, when it comes to architecture, okay naman siya, I believe. Wala naman din talagang perfect school at the end of the day. Sabi ko na ding nakausap na students from different universities. Hirap talaga siyang i-generalize, but with all honesty, guys, disclaimer po, this is based on my experience. There are cases wherein medyo hindi po talaga siya natuturo, ganyan. There are cases na super to the highest level naman yung passion ng mga professors nyo. I salute those profs na sobrang salute ako dun sa kanila. Pero like I said guys, it's case to case basis. Sa live ko kagabi sa TikTok, normal ba daw na may mga schools na hindi daw talaga nagtuturo, even design classes? So yeah, one of the differences is that
Nung face-to-face kasi, syempre pwede kang manugod sa office, pwede kang magpa-consult. But generally, if you're studying in LaSalle, okay naman siya. Regards to the tuition, hindi naman maitatangging, medyo pricey talaga siya. Given the fact na we're not using the laboratories din. Kasi before, when it comes to the facilities in LaSalle, maganda din talaga siya. Though yung building namin, architecture and engineering, is hindi pa din siya fully gawa. Actually, ayan, dumaan din ako kanina. If you're gonna study in LaSalle, Dasma, ayun lang din yung medyo mahirap kasi mahaba yung lakarin. To wait for the Ikot LaSalle. Ikot LaSalle is like the shuttle na nagsisirculate sa LaSalle. Pero may oras lang din kasi times na, for example, 7 a.m. So, syempre, maraming mga klase na 7 a.m. sabay-sabay. Kayari, punuan din siya. Tatakbo ka talaga to the highest level. Based on my opinion, engineering and architecture talaga yung may pinakapyangit na pwesto in LaSalle Dasma kasi nasa gitna. So, when you're taking tourism, nasa unahan, kabilang gate. When you are taking senior high school naman, lapit naman sa gate, risk ka talaga kung hindi maglakad. When it comes to parking naman sa LaSalle, if you're gonna bring your own car, din siya, but ubusan ng parking minsan. Confident ka, I have a car, kaso nga lang nag-intay ka ng 30 minutes sa parking. Pero ako, if you're gonna ask me, real talk, bakit ako nag-study sa LaSalle, first things first, before gusto siya ng parents ko, branding is everything. Kasi sa Pilipinas, big deal din talaga siya. And they have that mentality pa din na, ay, kapag LaSalle, kapag ganitong school. Actually, yun din talaga yung minabayaran mo sa LaSalle. Please don't get me wrong, ha? So, sige, since you have the opportunity naman to grab it, grab ko na. Sabi nga nila, don't say no if you have the option to say yes. At pinakamalapit kasi siya sa amin. So, yeah. Hindi lang din dahil sa LaSalle siya. The mess din naman ng LaSalle Dasma is very nice. Every single time to talk to people na galing ng Manila, really impressed about the environment since there are a lot of trees. Unlike sa mga universities in Manila, we're in building, kalsada, usok, and whatsoever. Minsan, pag nasakit yung ulo ko, pag nagpiplate ako, there's this time na nagpunta talaga ako sa school para lang maglakad-lakad. Ganun kalala. When it comes to the library, it's one of the things na namimiss ko talaga to the highest level. Kasi before, pag nawawala ako sa mood or napapagod ako, I really go to the library na nag-change ako ng environment from time to time and able for me to keep myself productive. So, hindi ko kaya talaga na nakastay sa iisang lugar. Sadly, right now kasi, if you're gonna ask, may face-to-face na ba kami? Wala pa. I've seen medical students na meron na. Heard a chika last time na mga engineering daw magkakaroon na din. Wala pa akong definite balita talaga regarding it. Space pa lang talaga siya. Key to bring then if you're gonna go to school is the vaccination card and the ID. So, okay lang naman kung picture. Natuwa ako kasi even confirmation slips ay okay lang kahit picture. So, this one friend of mine from other section na nag-message sa akin kung ano daw ang section ko. And like I said, lot of changes kasi talaga. Masakit po talaga sa ulo ang second year and third year architect. Kung ano-anong kababalaghang nangyari. Should wait for my next vlog talaga to the highest level. Those people talaga na nakakatulong din talaga sa akin lately are my business partner. Na mga architecture students, madami din kasi doon na mga engineering students, architects, engineers. Yeah, I get to hear a lot of experiences. Different universities, madaming pagkakaparehas ng mga nararamdaman, ganyan. In general, hindi talaga biro mag-argue. Cut the long story short. LaSalle po ay hindi po tri-sem din, by the way. I mentioned this on my TikTok last time. What if tri-sem siya? What if quad-sem siya? Mababawasan ba yung year? Hindi din. Kasi daw, 5 years pa din daw ang argue. Regardless kung tri-sem siya or quad-sem, may nasiguro ako sa dalawang sem. So yeah, I guess that's all for this video muna. Medyo bibitinin ko muna kayo. Nag-update lang ako about sa pagpunta natin kanina sa school. I'm also doing live every single night on TikTok. I would upload din naman talaga 2 times a week dito sa YouTube ko. Active talaga ako sa TikTok. So, you should follow me on TikTok. And again, guys, intayin nyo yung next vlog ko. I'll be updating nyo sa mga susunod na pangyayari. Please have that courage to do the things na gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi like I said, some beses ka lang mabubuhay. So, you really have to maximize it. You really have to make the most out of it. And for those people who are very pressured lately, may isa lang akong sasabihin sa inyo. Life goes on and on and on. Thank you so much for watching. Like, comment, subscribe. That's Reannemendza, the letter R. See you real soon.